Ligtas na nakalabas ang kanyang mag-ina sa mansyon at puno ng takot niyang tinignan ng kotse na umalis sa kanyang kinalulugnan. Kagad na bumiyahe si Silver para puntahan ang anak niya. Kahit ano pa ang anak niya ay tatanggapin niya ito dahil nakarating sa kanya na binabae ang anak niya at wala siyang pakialam tungkol doon. Hintayin mo ako anak, hindi ka na mag-iisa dahil nandito na ang daddy mo na handang mahalin ka. Hindi ka na mag-iisa dahil kasama mo na ako. Wala sa sarili nitong sinabi at kaagad na pinagmadali ang kanyang driver na magmaneho papuntang airport. Napakagaling kasi ng nagtago sa kanyang anak, kaya nasa probinsya ito nagtago. Dala ang milyong ransom para sa kanyang anak. Sa kabilang banda naman, ay galit na galit ang ama ni Ace at kasalukuyan itong nagdadamdam dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Kailangan natin si Ace at kailangan niya magpakasal sa babaeng yun. Hindi ko maatim na bumagsak ang negosyo natin. Sila na lang ang pag-asa natin para umahon muli ang kampanya natin. Madiing sabi ng tatay ni Ace. Ang nanay naman ni Ace ay kumukontra sa desisyon ng kanyang asawa. For once naman, Paolo, isipin mo naman ang kagustuhan ng anak mo. Gagamitin mo siya dahil lang sa negosyo mo. Hayaan mo siyang lumigaya sa piling ng mahal niya. Huwag mong pagkakitaan ng anak natin. Tama nang ako ang unang nagdusa sa pamilya natin. At huwag mong itadamay ang anak natin. Balak na niya magpakamatay pag nawala ang mahal niya. At alam mong nagmana sa'yo ang anak mo na mahilig sumagal para lang sa kagustuhan niya. Malakas na banat ng nanay ni Ace sa kanyang asawa. Oh, tapos, pabayaan ko siya na mapunta sa isang bakla? Nahihibang ka na ba, Martha? Galit na tugon ng asawa ng babae at ngayon nag-aaway na sila. Huwag mong pakialaman ng anak natin. Kasalanan mo yan kung bakit bumagsak ang mga kumpanya natin dahil sa kakasugal mo, tapos idadamay mo ang anak natin. Huwag mong idadamay ang anak natin dahil sabay kaming dalawa ng anak mo ang mawawala sa mundong ito. Tandaan mo yan. At ayaw ko nang magpatali sa kamay mong bakal. Isa kang demonyo, Paolo. Isa kang demonyo. Banat ng babae sa kanyang asawa. At hanggang bigla na lang natumba ang asawa ng babae sa sahig. Tama yan. Mamatay ka na dahil demonyo ka. Isa ka sa nagpahirap ng buhay ko. At ngayon sa anak pa natin. Gusto mo din magdusa ang anak natin? Bahala ka sa buhay mo, mamatay kang demonyo ka. Puno ng galit ang sigaw ng babae. At umalis na siya sa opisina ng kanyang asawa. Dahil sa nalulugi na ang kumpanya nila, ay wala na silang katulong sa mansyon. At wala na rin siyang pake kung ibebenta na niya ang mansyon at pati na din ang mga ari-arian para makaalis na siya sa impyernong kinasasadlakan niya. Tama lang itong ginawa ko, anak. Ayaw kong magdusa ka at ayaw ko ding danasin ang dinanas ko sa kamay ng pamilya ng tatay mo. Ang sabi nito sa sarili niya at kaagad na lumabas ng mansyon at hinintay muna ang ilang oras bago humingi ng tulong. Dinira sa ospital ang tatay ni Ace at tulad ng inaasahan ay dead on arrival ito. Binenta ng nanay ni Ace ang lahat ng ari-arian at pati na rin ang kumpanya para makabawi siya sa masasamang dinulot ng asawa niyang demonyo sa kanya. Ibinigay alam rin niya na ang bagong stockholder ng kumpanya ay ang magulang ng babae na kung saan balak ipakasal ang kanyang anak. Ikinalulungkot namin ang pagkawala ng iyong asawa. Ang sabi ng mag-asawa sa nanay ni Ace at umiiyak na umarte ang nanay ni Ace sa dalawang magulang na ito. Hindi na matutuloy ang kasal.
kaya libre nyo na itong mabibili ang kumpanya. Tutal, malulugi na ito. At ang anak ko ay naglayas ng bahay dahil sa tatay niya. Hindi ko na lamang gagawin sa mga oras na ito. Wala na ang asawa ko at ang anak ko din ay wala na. Umaarting wika nito sa magulang ng babae. Naiintindihan namin, Han, bili na lang natin ang kumpanya nila. Ang sabi ng babae. Binili ng mag-asawa ang kumpanya at masaya sila dahil hindi na nila kailangan ipakasal ang kanilang anak para magkaroon ng kumpanya sa Pilipinas. Pumasok ako sa loob ng St. Peter Chapel na kung saan nakahimlay ang tatay ko. Kahit na kinontrol niya ang buhay ko, ay tatay ko pa din siya. At kailangan kong puntahan siya sa lamay niya kahit nalabag sa kalooban ko. Nakita ko si mama na nakatayo sa gilid ng kabaong ng ama ko. Kaagad kong pinuntahan ang libingan ng tatay ko at doon ko nakita na umiiyak ang nanay ko dahil sa pagkawala ng ama ko. Alam ko ding pagitan tao lang ang pagiyak niya. Mama, si Bronze nga po pala. Gusto kong makilala mo siya. Pagpapakilala ko sa kanila. Condolence po, tita. Ang sabit ni Bronze at niyakap siya ng mama nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil aalis na ako papuntang probinsya. At gusto kong manirahan doon ng matiwasay. Alagaan mo ang anak kong si Ace. At sana huwag niyong pababayaan ng isa't isa. Dahil alam kong mahal na mahal ka ng anak ko. Kahit na bakla ka. Hindi ko sa'yo pagkakatiwala si Ace kung wala akong tiwala sa'yo. Nakikita ko namang mabait ka at gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kaya sa'yo ko pinagkakatiwala ang anak ko. Pwede nyo naman akong dalawin sa probinsya kung gugustuhin nyo. Sabi nito kay Bronze at naiiyak na ako dahil pinagkakatiwalaan ng aking ina ang pinakamamahal ko. Gagawin kong lahat para sa pagmamahal. Kat kung siya ang makakapagdulot sa akin nito, ay paglalaban ko siya hanggang kamatayan. Kumain na muna kayo. Meron akong binili kanina ng mga pagkain para sa inyo. Bili ni mama sa amin at kaagad na kaming pumunta sa lamesa at kinuha ang pagkain na in-order niya para sa aming dalawa. Kumain kami at nakipaglamay sa burol ng aking ama. Hindi siya naging mabuti sa akin pero nandito ako para sa kanya. At bilang respeto ko na rin sa burol niya. Kahit anong mangyari, ay ama ko pa rin siya. At hindi magbabago ang katotohanan na yun. Pagkatapos naming makipaglaman ng ilang oras, ay napagpasyahan namin na umuwi ni Bron sa dorm na inuuwian namin. At kaagad ko siyang niyakap. Wala nang tatay ko. Malaya na natin magagawa ang gusto natin. Mahal kita at mahal mo ako. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Tandaan mo yan, mahal ko. Sabi ko sa kanya at niyakap niya ako ng mahigpit. Sa'yo ko lamang naramdaman ang tunay na pagmamahal. Sa tingin mo, pakakawalan pa kita. Ang sabi nito at tuluyang ko na siyang hinalikan sa labi. Alam mo, kahit anong gawin ko, napakatamis pa rin ang iyong labi. Pero hindi pa rin mababago ang mga paborito ko sa'yo. Ang liig mo. Banat ko sa kanya. At alam kong mapupulahanan siya ng kanyang mukha. Kabisado ko na siya. At alam kong yun ang nagpapapula sa kanyang mukha. Pag sinasabihin ko siya ng napakatamis na mga salita. Tigilan mo nga ako, Ace. Ayaw ko muna. Utal-utal na pagkakasabi niya. Pero hindi ko siya pinagsalita pa. At hinalikan ko siya sa labi ng madiin. Hindi ka naman kakapagpalag sa gagawin ko sa'yo eh. Bibigay ka din naman. Paliwanag ko. At kaagad ko siyang sinibasib ng halik ko. Hindi na siya nakatanggi pa. At kaagad ko siyang mariing hinalikan.